Isang makulay na parada ng iba't ibang mga grupo ng mga Pilipino ang nagbukas ng selebrasyon sa Vancouver ng 124 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Higit na naging espesyal ang pagdiriwang dahil dito rin inilunsad ang Bayanihan Campaign para maipatayo ang isang Filipino Cultural Center sa Vancouver. Ang proyekto ay pinangungunahan ng Mabuhay House Society, isang non-profit na organisasyon na kinabibilangan ng mga kabataan at mga young at heart na Filipino-Canadian. Panahon na nga po, no? For us to really come together to work towards this dream of ours and also a show. Right? You know, our elected officials, our other supporters and advocates, that we need their help in turning this into a reality. Sinabi ni Maita Santiago na pangarap nilang magkaroon ng isang multipurpose center kung saan maaaring ganapin ang mga lokal na selebrasyon, mga cultural performances at iba pang mga pagtitipon. Ayon sa CEO ng Port Living na si Macario Toby Reyes, maglalaan siya ng lugar para sa Filipino Center sa lupa na i-develop ng kanyang kumpanya. Umaasa si Reyes na sakaling agad nilang makuha ang lahat ng kailangang permit, maaaring masimulan ang pagtatayo ng center sa susunod na 2 taon. Naniniwala si Reyes na ang cultural center na inaasahang magiging at least 30,000 square feet ay makakatulong sa mga Pilipinong dito ipinanganak na matutunan ang mga pamana at kaugaliang Pinoy. I hope that it's gonna do for them what in general Canada's done for me is give them a way to sort of grow into the community here and enjoy their life in a different way that they probably wouldn't have imagined without the center. Umaasa rin si Philippine Consul General Maria Angelita Austria na masisigurado ng center na mananatiling konektado sa kanilang pinagmulan ang mga batang Pilipino. Miyembro si Austria ng Advisory Board ng Mabuhay House. Would like the younger generation to be in touch with their roots and engaged in the activities of the community. Mula pa noong 1980s, marami na umanong hinarap na kontrobersiya ang pagtatayo ng isang Filipino Community Center sa Metro Vancouver. Isa si Salve Dayaw sa mga tumulong sa paghahanap ng pondo para dito noong 1986, pero ang pondo umano ay hindi na nakita. Yun lang naman sana yun. In the past, makuha yun, ma-retrieve yung pera na yun at makatulong dito sa ginagawa ng mga kabataan. Tiniyak naman ng mambabatas na si Mabel Elmore na walang dapat ipag-alala ang mga kababayan dahil mas magiging transparent ngayon ang pagpapatakbo ng proyekto. Si Elmore ay aktibong taga-suporta ng inisyatibo. We saw the members of our board and in terms of the integrity of people involved and also around expectations around reporting, financial accountability, transparency. We have accountants and I'm very pleased that Filipino Accountants Association has offered and volunteered to help us. So we're really going to have ask for the community to be support across the board. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver.